again to my channel, MCV's World. So in this video guys, this is the second part or the part 2 of our computations for our food cost. So this time we will use by percentage. So food cost formula, calculation by percentage. So as you can see, I'm using here an Excel sheets. So papakita natin yun guys, paano tayo gagawa ng table dyan, ng isang list ng mga gaya ng ginawa ko sa part 1. Of course, sinulat ko lang doon yung mga materials list, yeah, quantity, yung mga ganun. So, in here, ilalagay din natin, i-input natin sa ating Excel sheets yung ginawa ko sa part 1. So, ayan. So, in this video guys, mag-watch po kayo from beginning until the end kasi ipapakita ko po, papakita ko din po paano mag-compute or maglagay ng formula sa ating Excel sheet. So, a bit of tutorial then how to use an Excel sheets, okay? So, ayan. So, in here, naglalagay na po ako ng mga borders sa ating Excel sheets kung saan maglalagay, gagawa ako ng column ito. So, first column, maglalagay tayo ng kung ano yung naka-indicate doon. So, of course, itatitle ko muna ito, food cost percentage. Ayan, equals selling price. Ayan, gusto nyo palakihin yung font, ganyan, okay? Pwede natin. Gusto nyo magkaroon ng kulay, ito lang gamitin, fill, pili kayo ng kulay. Paano kung ginawa itong line? Siyempre, meron ditong table, pipili kayo, all borders, ayan. So, ito yung ginamit natin, all borders, para meron siyang line. So, kung gusto nyo yung sides, dark siya, dark yung border niya, labas. So, thick outside borders ang gagamitin, ayan. So, o, tingnan nyo, mas thicker na yung dito, di ba? Pero yung inside is thin borders, yung lines. Okay, so yung first column, yung isusulat natin, yung materials, material list. Yeah. Or market list, na tinatawag. Depende kung ano yung bibiliin yung product. Gawin lang natin yung small size ito. 8, number 8, ayan. Okay, so center natin yan. Okay. So para hindi kayo mag-isa-isa, pwede kayo mag-format painter. Gamitin nyo yung format niya para sa lahat na. So, ipapakita ko yan mamaya, okay? So, quantity. Same pa rin ng table na ginawa ko doon sa first video. Although, yung mag-ito, oh. So, kiklik ko dito, yan, click mo, then format painter, click mo yan, so makakopy yan, then ipoint mo yung, ito yung cursor dito, then click lang. Click mo using the left yung mouse. Ano saan ba? Wait lang. Yan, oh. Ito lang, i-click mo lang to yung left. Ayan. So, magiging same format na sila, di ba? Okay, yung next. Same lang yan. So, kulang pa pala ng column. So, ano na lang to? Mag-a-add na lang ako ng isa pa. Insert pala, sorry. Insert, ayan. So, nag-insert tayo ng isa. Then, quantity cost of, quantity cost per unit. Quantity cost per gram value. Pwede rin yan. And the cost used, okay? Kung magkano yung cost ng materials na ano natin. So, ayan. So, click ulit yung format painter para yung format niya makapi dito sa lahat. O, pwede mo niyan i-click using the left sa mouse. Ayan. Makakapi na lahat yung formula. Okay? So, tayo sa baba. Okay? So, ang insert ako dito ng isa. Insert. Kasi meron pa pala akong ilalagay. So, how to remove this one? Tanggalin ko lang yung fill colors. No fill. Ayan. So, panipisan natin. Ayan. Same na rin yan. Tapos, lagyan natin ng borders. Ayan. Yung all borders. Ayan. To make it back sa thick. Ayan. Then, click lang ito. Oops, sorry. Yes, ito. Ayan. So, yung pag, yung tutorial natin guys, hindi lang kasali yung pag-compute ng food cost, pati na rin paggamit ng Excel. Ayan o. Baka kasi gusto nyong malaman. Okay? So, ayan. Gusto kasi isang ano lang. Kiklik itong wrap text. Merge. Ayan. So, para isang ano lang. So, ito. Oh, hold on. Ayan. Para ito lang yung meron nakasulat. So, ilalagay ko dyan recipe
kung anong recipe ang ilalagay natin. For instance, di ba yung recipe na example ko po sa product cost ay yung red velvet, okay? So, same na lang din ang gagamitin ko para at least. So, example lang naman to guys. So, you can put any cakes dito, recipe, chocolate ba, chiffon cake ba, red velvet cake recipe. So, single recipe yung, if ano, i-double na lang natin to guys. Kasi yung dinagay ko pala sa red velvet is, ano siya, tawag nito, single recipe. So, this is double recipe, ha? So, sample lang to guys, mag-ano lang tayo dito. Maghahalimbawa na lang tayo dito. So, if ever your cake, red velvet cake is, ayun, yung double recipe, kung ilan yung yield, so, yun ang ilalagay nyo. So, ito, i-merge ko siya para mawala yung ano. So, ito, wala lang. Blank lang to. Okay? So, ito siya. Dito kasi, ano, na red velvet, yung recipe requirements, yung example natin. Lagay ko dito example para hindi kayo maano. Example lang yan. Kasi pwede kayong maglagay any recipe na gusto nyong i-compute. Okay? So, this is a template, guys, again. So, that's it na. Meron na tayong ganyan. Okay. For the recipe, for the quantity and the gram value, doon sa part 1, makikita nyo paano ko inisa-isa yon with the using the metric conversion. Okay? So, sulat tayo dito ng all-purpose flour. Ibilisan ko na lang, guys. After malagay ko lahat yung details dito, in-explain ko na dito yung ano, paano natin in-arrive. Then, proceed tayo sa by percentage na. Okay? Ilang oras ko itong ginawa. Just ko Lord. More than an hour, guys. Dito ako nag-compute and everything. So, anyways. So, ito na yung natapos natin. So, nakita nyo naman yung overlaps na ginawa natin. Time-lapse pala. So, binilisan natin kasi it took me almost 2 hours to compute this one and everything. So, this one, pinakita natin in Excel format kasi mas maganda pala pag ganito. Pero, so, gumawa talaga tayo nito para lang sa inyo, guys. So, ang kanina sinabi ko, as I said earlier, so, ito yung food cost by percentage. Bakit ito plus? Equals dapat. Equals selling price. Ayan. Okay. Mali pa yung spelling ko ng selling. Ay, naku, Lord. Nakaka-ano talaga. Ayan. So, food cost by percentage. So, ang in-example po natin dito ay red velvet cake. I make it double recipe and nag-yield po siya ng 4 pieces na 7 by 2. So, hindi ko, ayan, nandito pala siya kasi hindi siya nakita. So, pakita natin. Ayan, 7 by 2. Pasensya na sa background guys ha, kasi malapit kami sa highway, sa along the road. So, may mga dumadaan ng mga sasakyan. Anyways, go back. So, ito na yung butter cake natin. I will make this fast na lang. So, bali double recipe. So, gumawa po tayo ng ilang columns. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, medyo complicated itong by percentage. Marami tayong linalagay compared sa una kong ginawa na nasa yellow pad lang. Kaya nga, sinasabi natin, mas advice yon sa mga baguhan na nasa bahay na simpleng computation lang. Yon ang gamitin nyo para hindi kayo mahirapan. So, ito namang computation na binigay ko sa inyo ngayon, ito yung by percentage kung saan marami ng inclusion ng mga costing, marami ng expenses. So, kumbaga maramihan ang production, madami ng kaganapan sa inyong negosyo, mga ganun. So, ayan. So, yung butter cake, ito yung materials list or tinatawag natin market list. So, ilista natin yan dyan. So, papalitan nyo lang yan, guys, kung ano yung mga binili nyo, ha? So, yan. So, meron tayo dito mga ingredients ng recipe. Kasi since ang sinample ko dito ay red velvet cake, double recipe. So, iyan lahat. Ito po. Kung nakikita nyo lahat, iyan. So, ito naman yung price per item. So, yan. Andito yung mga prices niya. And ito naman yung quantity. Kung ano yung ano niya. Per kilo ba siya? Per can? Nabibili ba natin per piece? Per dozen? Yan. Per bar? Mga ganun. Per bottle. So, andito naman, metric converted into grams, ml, per piece. Kasi di ba minsan bumibili tayo by box, by dozens, by trays.
by bottle, yung malakihan, yung malakihang pack, yung by gallon. So, depende yan guys sa pinapurchase natin ha. So, this is just an example. Pwede natin palitan yung quantity. Gawin natin, kunyari, yung oil. Gawin natin, dito nakalagay is 1 pouch. Gawin natin 1 gallon. Kung yun ang binibili nyo, by ano bang pagbili nyo, kung maramihan na. So, since kunti lang yung binibili natin, like for small production, 1 pouch, ganun lang. So, kung trays, maraming na kayong production, like bumibili na kayong tag 10 trays, ganun. So, trays ang ilalagay nyo. So, syempre, ilan ang laman ng trays? Ayan guys, to continue. Kasi may kaibigan akong pumunta. So, nag-cut ko na tayo. So, ayan. So, where am I? Saan ba ito yun? Vegetable, ano? Sabi ko nga, kung gusto nyo palitan ito into gallon, kung depende kung ano yung pagkabili nyo, kung maramihan na. So, small lang po ito, no? And then, ayan. So, eggs, butter, and yan yung mga metric converted into grams, ml, and per piece. Ito naman yung recipe requirements. Ito yung kung ilan yung recipe na kailangan. Yung double recipe, guys. So, di ba yung first video natin, yung pinakita ko ay yung single recipe. So, ito ay double. So, minultiply lang natin into 2. Depende sa inyo kung gusto nyo gawing triplet, quadruplet, depende. Multiply by 4, by 3, by 2. Ayan. So, ito yung ano niya, mga kailangan na ingredients for the red velvet. So, lahat ng kailangan dapat ilagay nyo, guys, ha? So, ito 5 cups. So, in-explain ko isa-isa paano natin nakuha doon sa first video ko. So, recap na lang to. So, yung 5 cups, as I have said in my first video na kinuha ko sa metric conversion na 2020, yung latest version, yung 1 cup is equivalent to 128. But you can use 120 grams. Depende po kung anong gusto nyo conversion ang gamitin. Okay? Metric conversion. So, paano ito? Ito yung converted grams or ml. Okay? So, paano natin na-arrive yung 640? In-explain ko yan sa simula. Ulitin ko lang. 640, paano natin nakuha yung total na grams ng 5 cups? Of course, so 128, imamultiply lang natin ng 5. Since yung 1 cup is 128. Okay? So, 5 cups times 128, ito yan. Ito yung naging ano niya. So, ito yun. 128 times 5. Ito yung formula niya dito sa taas. Diba? Tingnan nyo. Ayan. So, minanual ko yan para madaling pag ano na lang. Ayan, nandito pala yung formula niya. So, 128 times 5. Okay, so pwede nyo palitan ito times 6, mag-automatic yan. Ayan, mag-change yung product, yung value. Yung product nga tama, 5, ayan. So, ito din, 4 times 6 is 24 and so forth and so on, okay? And then, quantity cost per gram value, paano natin na-arrive yan? Ito yung formula, di ba? So, ayan. So, itong may nakakita nyo yan, yung blue at saka itong red ba yan? So, 45 pesos, i-divide lang natin yung grams ng isang kilo para makakuha natin yung per gram value. Okay? So, itong kagandahan pag gumagamit tayo ng Excel kasi pwede tayong makapag-formula dito. May calculator na siya at formula na hindi nyo na kailangan susulat-sulat-sulat ng iba-ibang papel. So, ayan. Change lang the, ano, kung gusto nyo palitan, change lang. So, ito yung cost use. Paano natin kinuha yung cost use? Ayan. So, pag-click nyo po yan ng double click, ayan, ipapakita yung formula. So, ito yung converted gram, 640, na kailangan natin sa red velvet na flour, na 5 cups, ito yung na-convert niya, 640 grams. Times the quantity cost per gram value. So, ito yung naging cost use ng flour natin. Okay? So, 28.80. Same thing yan sa baba. Parehas yung process. Okay? So, kasi recap na to ah. So, ayan. Ito yung total cost. Nakikita pa ba? Parang hindi nakikita. Wait lang. Minsan hindi ko nababantay. Hindi pala nakikita. Nakikita ba guys? Sa gitna. Ayan. Ano natin muna para makita. Hold on. Kailangan makita eh. Ayan. Baka nagsasalita ko, wala pala sa screen. So, ito yung 345. Ito po yung total costing ng ating butter cake. Okay? So, hindi pa yan kasama yung filling at saka frosting. Butter pa lang yan, guys. Okay? So, of course, paano natin kinuha yung formula? Ito yung formula. Double click natin yan, guys. Ayan. Mag-highlight po ito. Ito po, lahat. Okay? So, pakita ko sa inyo. Yan. Equals. Ito yung formula. Equals sum. Ipa-parenthesis yun lang yan, at tapos idadrag ko ito. Okay, pakita ko sa inyo ha, yan, tutorial din to paano gumawa ng formula sa ating Excel sheets. Ulitin ko yan, equals, itatype nyo yung equals, and then, susulat nyo lang yung sum, kasi addition yan, di ba? Isa-sum up nyo, ilalagay nyo yung itong parenthesis na yan, open, and then, i-click nyo ito, then idadrag nyo, yung cursor nyo, tingnan nyo yan, o yan, parang ganyan, o, yan, nakita nyo, drinadrag natin yan pababa. Ayan, hanggang dyan. Kung hanggang saan lang yung kukunan natin ng value. So, nakita nyo ito, oh, hanggang H6, ito, oh. Ito ay H6. So, hanggang dito, H6. Ayan, 6, H6. So, nakadrag yan. Drinag natin pababa hanggang H16. So, ayan. So, i-enter lang yan, automatic niya yan. Oh, ito na yan, oh, di ba? Oh, kuha nyo guys. Sa pag-ano yan sa Excel, guys. Pag
kuha ng formula para hindi na kayo mag-add. Magka-calculator pa kayo para lang mag-add. Use the Excel na lang. So, ayan. So, meron na tayong butter cake, yung cost. And then, punta tayo sa frosting. So, yung frosting, since I am a whipped na dairy paste or whipped user po tayo, pero disclaimer, hindi po ito, hindi po tayo sponsored ng whipped. Sinishare ko lang kung ano yung best na, yung nagsusuit sa akin na frosting. So, it's up to you guys kung anong ginagamit yung mga frosting. Sample lang po ito. Pwede nyo ilagay dito, cream cheese frosting talaga. Pure talagang cream cheese. So, ayan. Ilagay nyo lahat yung mga ingredients ng cream cheese frosting dito. Then, add nyo lang. Ganun din. So, cream cheese bar optional at saka yung lemon extract, optional lang to guys. Kaya nilagay ko optional kasi nga, naglalagay lang ako ito for flavoring ng aking whipped. Pwedeng wala, pero pwedeng meron. Okay? So, hindi yan obligadong lagyan nyo. Nasa sa inyo po yan. Pero ako, naglalagay ako just to enhance the flavor yung whipped. Kasi napakadal kung wala siyang additional na enhancer or yung flavor enhancer. Okay? So, ito, 320 yung kilo. Ayan, 1 kilo. So, yung converted metric conversion yun is 1,000 grams. So, kailangan niya is 4 cups na whipped paste. Linagay ko lang 4 cups, guys. Pero, normally, nagagawa ko is 1, talaga 1 pack. Just for you lang ito, ginawa ko. Pero, pwede natin gawin dyan for the whole pack mismo, yung 1 kilo, okay? Pero, ano lang, para at least kung gusto nyo ng cups yung pag-compute nyo, binigay ko lang dito, okay? So, 4 cups. So, ayan, yung 1 cup ng paste is equivalent to 27 grams. Ayan, pinakita ko yan sa aking video na how to measure whipped using 1 cup, yung exact measurement. So, nagpakita ko doon na lumabas yung 127 grams in 1 cup na paste, di ba? Kung napanood nyo po yun. So, ayan, so dito tayo, ano to, grams converted. So, ilan po ang ating frosting? Asan na tayo? Ilan po yung frosting natin na 4 cups? Ilang gramo siya? So, i-multiply lang din natin, okay? Ayan, wala siyang ano, wala siyang formula. So, paano natin lagyan ng formula to? Equals 127 times ilan? 4, di ba? So, magiging 508 grams ang kailangan sa 4 cups, di ba? Example lang to guys ha, kunyari ganyan lang. Kasi, nag-estimate ako nung ginawa kong exact measurement, nakapag-frost siya ng 8 by 2 doon. Pero, pwede siyang 7 by 2, yung 1 cup. So, since ang yield natin is 4 cakes dito na 7 by 2, so gawin lang natin na 4 cups, okay? So, rough estimate natin yan. Okay, so ito yung ano natin, yung gram per value. So, of course, ginawa natin, dinivide natin yung 320 divided by 1,000. So, 0.32, di ba? So, paano natin nakuha yung cost? Multiply lang po yung 508 na kailangan natin na cups at saka yung gram value niya, per gram value. So, ito yun, 162.56 pesos. Okay? So, itong cream cheese bar, ayan, 166. Yung sa first video ko pala, nalagay ko doon 66 pesos. Mali yung price pala doon. So, i-correct ko po, 166 pesos per bar yung Magnolia. Pero kung nakakaano ako ng traditional na, ano ba yun, heritage, nasa 133 ang bar. So, mas mura yan. Pero masarap din po yun. Ayan. So, depende po yung price talaga, how much we buy the product, how much yung cost nun. So, ayan, kailangan niya 1/2 bar. So, this one, ano ko lang, estimate ko lang yan. Actually, yung ginagamit ko talaga sa whipped frosting ko, is yung whipped frosting na minimix ko, yung cream cheese frosting na. So, example ko lang to guys, ha? So, ayan, 1/2 bar na cream cheese. So, 113 grams. Kasi, dinivide lang natin yung 226 since 1/2 ang kailangan. So, ayan. So, ito, multiply lang natin. Divide 166, divide 226. Ayan. So, 7.73. So, i-multiply natin 113 times 0.72 to get the cost of the cream cheese. So, same thing sa lemon, okay? Ayan, so yung 1 teaspoon ng lemon, 5 ml pala to. So, 5 ml. Ayan, 5 ml. So, 5 ml. So, ayan, paano ko ba to? Ayan, so 20 divided by 48. Ayan, so naging 2.40. So, kailangan lang natin. So, ang cost niya is 12. 5 ml times 2.40. So, ayan, sorry. Ayan, tama na pala to. Nagulo na ako dun na. Akala ko 5 pieces or what. Sorry guys, ayan. So, okay na yan. So, ang total ng ating frosting, ayan, 257.56. Kasi, di ba, mahal, medyo ma-pricey tayo. Pero, okay lang yan. Kasi, yung frosting naman natin ay good quality. So, okay lang po yan. So, magmamatter talaga sa product na ginagamit natin yung cost talaga, guys. Okay? So, yung filling, naglagay lang tayo dito, cream cheese frosting. Kasi, single recipe, 3 cups powdered sugar, 1 bar butter, and 1/2 bar, 1 bar cream cheese, 1 bar butter. No, this is 1/2 bar. Mali na naman yung natype ko. 1/2 bar butter and 1 bar cream cheese, 3 cups powdered sugar. So, total cost po ako nito, by costing po ako nito, so nasa 155.60 pesos. So, nag-rough estimate na lang ako dito guys, kasi since 3 tables po nang linalagay ko sa filling, so 4 times 3, ayan, so naging 120 pesos, ayan. So, 30 pesos times 3 is 120, di ba? Tama ba? Equals 30 pesos times, kasi 4 yun eh, 4 na cakes eh, so 120 nga, ayan.
So 120. Ano lang 'to, mga sample lang guys. Subject to change pa ito, depende po sa inyong mga ilalagay na costing. So materials, of course, cake boards and cake box. Pwede pa kayo mag-add dito kung ano pa yung mga materials na ilalagay nyo. Kunyari may magpa-personalize or may magpa-add-on ng mga ano, like birthday cake toppers or ayun. So depende kung anong gusto nyo ilagay dyan. Okay? So 18 pesos per cake boards, 24 pesos per cake box. So kailangan natin ng 4 since yield niya is 4 cakes, di ba? So ayan. So wala nang conversion dito kasi not per piece naman to. So 4 times 18 pesos. Ayun, 18 pesos times 4, iyan, 72 at saka 96. Yung apat na cake box is 24 pesos each, is 96 yung cost. 72 pesos naman sa cake boards. Okay? So ito yung total ng materials natin. For the utilities guys, sa bahay natin, yung two utilities, yung i-consider natin yung gas, water, electricity. Kung meron kayong naman internet, na doon kayong nag-online selling, i-add nyo rin po, okay? Mag-estimate po kayo kung ilang po yung pwede nyo ilagay sa internet nyo, okay? Kayo na po ang bahala mag-add. Kung nasa nagre-rent naman kayo, ilagay nyo din kung ilan yung sharing ng rent nyo para sa production. So, medyo broad na to in explanation. Dito lang tayo since sa home base naman ang target natin na medyo nag-siya, madami ng production, ganun. Okay, so transportation, delivery, yan, pwede kayo mag-add din dyan. So maglagay kayo ng amount dito, kung depende sa inyo guys. Basta madaming i-consider natin sa utilities. So okay, so yan lang muna ang ating include, gas, water, electricity. Since yan ang lang naman ang topic natin is yung red velvet cake, okay? So isang salangan lang naman yan. Sa akin, isang salangan. Pero kung sa bahay nyo, kunyari yung laman na kapasukan lang ng inyong oven ay dalawang cakes, ayun, dalawang salangan. So, depende po kung ilan ang ilalagay nyo sa gas, 250, ganyan. Kasama na yung water. Kung buong araw kayo gumawa hanggang gabi, umagang gabi, you can increase this 1 to 300 or kayong bahala. So, nag-estimate lang ako dito ng 250, okay? So, 250 lang linagay ko. So, ito yung labor. Siyempre, like for instance sa bahay, tayo lang ang gumagawa, wala tayong mga assistant. So, dapat bayaran nyo ang sarili nyo, guys. Labor, kung nag-umpisa kayo sa umaga hanggang gabi, 5-4 na cakes na ginawa nyo, bayaran nyo ang sarili nyo, guys. Kayo ang mag-charge para sa labor nyo. Alam nyo kung anong pagod ang nangyari, anong pagod, or anong hirap, anong puyat, mga ganun. Consider the labor in every product that we sell, okay? So, ito ay estimate ko lang. Kunyari, yung sa akong, kung ako gumawa nito, di ba? Half day ko, buong araw ko ginawa. So, sinarge ko ang sarili ko ng 400 pesos. Pero kung may assistant ka, like sa mga big nano na, ito yan, may baker na sila, may decorator, cashier, blah, 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 ganyan. So, mag-a-add yan dito, okay? So, inano ko lang to, linalagay ko lang siya dito para at least may idea kayo na include din yung mga ganon. So, medyo malawak na ang explanation niyan. So, dito lang muna tayo sa self natin. At saka kung mayroon lang kayong dishwasher, kung 150 yung charge nyo, maglagay kayo ng dishwasher dyan. Kung 150 yung charge nyo sa isang araw, ayan, iadagdag nyo yan. So, depende na po sa inyo guys, ha? So, kasi sample lang naman to. So, ayan, kumuha na tayo ng overall, ito yung OTC, overall total cost, okay? So, ito na yung total niyan. So, makikita nyo, i-double click natin, ayan na yung formula. So, nakuha na natin yan yung total nito, ng butter cost, ng frosting, ng filling, ng materials, at saka utilities, okay? So, ito yung utilities at saka labor. So, ito yung total niya, guys, okay? So, 1,496.01. So, hindi pa yan dyan, guys, ha? Overall total cost pa lang yan, di pa dyan nagtatapos. Okay, so we'll go with the formula na gagamitin natin. So in the first video, I used the pagkuha ng selling price. Naggamit tayo ng rule of thumb na sinasabi nilang multiply by 3. So dito naman, gagamit tayo ng by percentage. So yung formula is food cost, percentage is equal selling price. So overall, OATC times 5% equals total creativity. So ibig sabihin po ng total creativity, ito yung sinasabing difficulty creativity. So yung paggawa nyo ng cake ay medyo madaming design, madaming details, intricate design, mahirap, yung ganun. And it took you overnight to do that, isang cake. So, mag-increase kayo, pwede kayong mag-mark up ng ilang percent. So magsisimula sa 5%. Huwag nyo nang babaan yung 5%. Standard na po yan sa ano. Actually, disclaimer guys, ha, hindi po ito formula ko. So, nag-research po tayo at nakapanood ng isang video na nag-share siya ng ganito at nagustuhan ko na parang pasok siya sa ating computation, pag-compute at very maganda yung pagka-explain niya at naintindihan ko naman siya. Kaya sinishare ko sa inyo guys, okay? Baka magamit niyo talaga ito ng bonggang-bongga, okay? At sa akin din, magagamit ko talaga to kasi mag-re-costing ako. Ayan. Kasi nakita ko itong formula, maganda talaga siya. So, 5% ng total creativity, yan ang sinasabi kong paano nyo ginawa ang cake, paano nyo dinesign, paano nyo
ano ba ang ginawa nyo? Pagod ba kayo overnight? Basta ganon. Tapos yung OATC times 45%, dun naman tayo kukuha ng total profit. So 45%, dun tayo kukuha sa overall total cost ng ating total profit. So 45%, okay? So, paano natin makukuha na yung selling price? I-add lang lahat. Yung overall total cost, ito yon. Okay, ito yon. Yung overall total cost. Then yung 5% na total creativity, sabi ko nga, pwede nyo dagdagan to, gawin yung 10%, 5%, 7%, depende sa inyo kung anong hirap ang ginawa nyo sa cake. At saka total profit natin is equal selling price, okay? So, ito na tayo sa computation. Computation, ayan, dito tayo magko-compute. So, yung total TC, nagulang ito ng T. Total TC is equals overall total cost is 5%, okay? So, total profit plus total profit, bakit plus? Ayan. Ay, magagandaan dito kasi hindi tayo mag-erase-erase. Gaya nang nandun sa aking paper, ang daming erase, kaya madumi tingnan. So, dito, kung magkamali, madaling ipalitan. So, yan, OATC times 45%, yun po yung total profit. Yung OATC, overall total cost, times 5%, yun naman yung total creativity. Okay, so ito yung total creativity na nakuha natin. Paano natin kinuha yan? Ayan. So, ito yung formula. Nakita nyo? Dinouble click ko lang. I-multiply po natin si 1496.01 sa 0.05%. Kasi 5%. So, ito yung 5% ng total creativity nyo. Okay? From the total cost. Paano nyo naman makuha ang total profit? Of course, i-multiply din to. Ito yung formula. Double click. Naka-formula yan. 1496.01 times 0.45. So, ayan. 673 yung 45% ng 1,496 ng total profit. Pakita ko sa inyo paano gawin yung formula. Okay? Ayan. So, equals, ito, i-click nyo to, tapos ilagay nyo yung multiplication, yung icon, nandito yan sa gilid ng ano, tapos, ayan, i-click nyo yung 0.45, and then enter lang. So, ayan, lalabas na yan. 673.20 yung total profit nyo sa total cost na 1,496.01. Okay, so hindi pa dyan nagtatapos. So, ang selling price is equals to overall total cost plus total creativity. Hindi to equals. Dapat, ano, wait lang. So, plus, nagdobli-dobli na. Ayan. Total OTC. Ayan, tama nga. Ano ba yan? Ako yung nanilito na. Ayan. So, selling price is equals to overall total cost plus total creativity plus total profit. Okay? So, ito yan sila. Inisa-isa ko dito. Ayan, inisa-isa. So, ito yan ang total ng ating overall total cost. Ito naman yung total cost. Kinuha natin dito yan. At saka yung total profit. Ay, total creativity. Ito yan. Total profit. Ito yon. Yung 45%. So, of course, ito yung total nila. So, sum up lang natin yan. Ayan. So, ito yung formula, guys. Equal sum. Pinakita ko na paano gawin ang formula na ito, diba? So, ayan. I-drag lang yan pababa. Ayan. Then, magsasum up na yan. So, 2,244.01. So, hindi po dyan magtatapos. Ito na ba yung selling price? Hindi po. Kasi, yung double recipe, nakapag-yield po siya, example, ng 4 cakes. So, ginamit lang natin dito 4 pieces na cakes, okay? Probably, magpwede yan ng 5. Ayan. So, gumamit tayo ng yield ng 4, na yield ng 7 by 2. So, ayan. So, of course, ang formula niyan ay, i-divide natin. So, 2,244.01 divided by 4 na na-yield natin na cakes. So, ito yung 561 ang selling price. So, yan. So, selling price natin ay 561 for each cake. Okay? Ayan. Ay, natapos din. Ayan. So, guys, ito yan. Ito yan sila, guys. So, pwede natin lagyan dito red velvet. Ito yung sheets. Lagyan natin red velvet selling price pala. Lagay natin selling price. Pakita ko lang sa inyo ha. Red velvet selling price double lagay ko lang. Double recipe. DR na lang. Para ano yan. Double recipe ibig sabihin ng DR. Ha? Kunyari lang sample guys. And then gagawa kayo ng another sheets para sa isang chocolate cake. Pwede po nyo itong i-copy lang yung sheets para hindi na kayo umulit-ulit. Okay? So ito. Move or copy. Ayan. Move or copy. Move to end. Create copy. Okay? I-click lang yung create copy. Then okay. Ayan. Ito na siya. So, kunyari, magagawa kayo ng bagong sheets. Ang ilalagay nyo, chocolate. Kunyari lang, sample lang ha. Chocolate cake. Chocolate cake. Ayan. Selling price. Para may guide kayo, guys. Ayan. Kung single recipe, lagyan nyo
SR. Kung double recipe, ayan, double recipe. Kung, depende kay sa inyo guys kung paano nyo siya ilalagyan dyan ng title or ano bang tawag dyan. Ayan, so dito, ito na yung original natin sa red velvet. Ito na yung chocolate. So papalitan nyo lang guys, ha? Gawin lang tong chocolate cake, ayan. Sa second na po itong sheet sa nakinapin natin. Sana na, ano nyo guys, chocolate cake, ayan. So, kunyari, double recipe din. Tapos, yung chocolate cake, nakakapag-yield tayo ng 5. So, ayan. 5 na 8 by 2. Example lang, guys, ha. Papalitan lang natin. 8 by 2, ganyan. So, iba. So, itong market, itong butter cake, kung ano yung mga kailangan na recipe requires, ito yung ililist natin din dito. Kunyan. So, papalitan natin yan ito. Tatanggalin, palitan ko ano yung recipe requirements sa chocolate cake. And then, same thing ang gagawin. Pero yung formula, huwag nyo nang galawin. Okay? Palitan lang. Kunyari ito. Converted na, kunyari 5 cups, o ganito, kunyari all-purpose flour kasi may all-purpose flour yung chocolate, irritating na lang yan. Pero kung depende yung kailangan doon sa chocolate cakes is 9 cups, ayan, gawin natin 9 cups, ayan. So, paano natin makukuha ang converted grams? So, ayan. So, 120, palitan lang natin dyan ng 9 cups. 9. So, iyan na ang converted grams, okay? So, paano natin ito? O, ayan, di ba? So, 9 cups, nag-more than 1 kilo na yan. So, 51.84 ang cost ng 9 cups. Okay, ganun lang. So, papalitan nyo lang hanggang sa mag-change na naman kayo, mag-copy-paste na naman kayo, chiffon cake na naman, or whatsoever. Okay, etc. Ganun yan, guys, ha? So, ayan. O, nag-tutorial na tayo sa paggamit ng Microsoft Excel. Ayan, format with formulas, guys. Okay, so, hope na intindihan po natin paano natin kunin yung food cost using percentage. And yung first video natin, na ginamitan lang natin ng computation sa papel, yung multiply by 3. Okay? Minimal lang naman yung costing doon. So, ayan, guys. So, di ba mas klaro to dito kaysa sa isi-shared yung screen sa ewan ko paano nila ginagawa yung iba na hindi nakaklaro. So, ito mas klaro to, di ba? So, ayan. Formula. Ito yung formulas. Ito yung selling price. Ayan. Pwede nyo itaas po ito, guys. Yung pagtaas ng price, depende po yan sa location nyo po. Yung market value, at saka you have to consider, you know your product, know your customer, and know your location. Yun po yung basihan natin ng pagpa-price. Pero kung yung lugar natin, syempre, yung kaya ng budget lang nila, magko-costing kayo depende sa location nyo, yung kaya ng inyong lugar. Kung magkano lang yung kaya nilang bilhin sa amount. So, mag-a-adjust talaga kayo. Pero kung nasa lugar naman kayo, like sa city, very competitive, pero yung 'di ba yung city medyo okay yung kayang bilhin ng ganitong price. Pwede pa kayong mag-markup diyan, okay? So nasa sa inyo po 'yon. Kaya nga sabi ko, do not compare your price to others. Do not compare your home-based cakes to store cakes kasi iba yung like sa akin, iba yung markup ko kasi ang dami kong kino-consider na expenses. Meron pa akong tax, meron blah blah dami. So okay, sa home-based mag-iba talaga. Sasabihin niyo para magkaroon ako ng idea how to price the cakes. Iba paano bigyan ko kayo na sabihin ko, I am selling my cake 800 pesos for the chocolate cake. So, bababa lang kayo ng 750 sa chocolate cakes pero nasa home base po kayo. Ano yung basihan ng 750 nyo? Okay? So, yun ang gusto kong i-clear sa inyo. Do not compare your price to other. Okay? I-price po natin, i-cost po natin ng maigi para alam natin saan tayo magpapresyo ng tama. Okay? Pero wag naman i-limit yung pag-price nyo. Kumbaga, sa tama lang, hindi ka malulugi, hindi ka rin mag-overpricing. Okay? Ayan, consider everything, especially the labor, guys. Okay? So, andito na lang, guys. Dito nagtatapos ang ating tutorial about the food cost by percentage. Ay, ingal ako doon. Pero this is for you guys, okay? Talagang sinaulo ko to, pinag-aralan ko talaga to ng bonggang-bongga. Ayan. So, thank you guys for sa inyong oras, sa panunood. At sana naintindihan nyo ang aking discussion at tutorial sa ating, ating food cost. Getting the selling price of our product. Thank you and God bless and keep safe everyone. Thank you. Happy 9K subscribers. Thank you so much. Bye-bye.